Hello po ulit, Super Doggers. Si Dr. Abel Manalo po ulit ito. I-address ko na rin po yung issue kahapon tungkol dun sa isang pinost ko na post about raw feeding, no? Medyo maraming naka-misunderstand dun. Although medyo ano talaga, sinadya ko naman talaga na medyo parang maka-stir up ng emotions yon para pag-usapan. Kasi sa palagay ko po, no, napakahalaga na pag-usapan yung issue about raw feeding ng mga meats at saka yung super bug issue, kagaya ng in-explain ko sa isang video ko about raw meat feeding and super bugs, yung mga antibiotic resistant microorganisms, no? It's a worldwide problem. It's a problem of public health importance, and it's even being compared or much worse pa daw siya sa terrorism. Maraming mamamatay and namamatay ngayon dahil doon sa antibiotic resistant microorganisms na nasispread through raw meats and raw meat feeding. Nagiging vector na po yung mga dogs, nagiging spreaders na sila sa pamamahay natin. Gusto ko lang linawin po kung ano ba yung message ko doon sa post na yun. I-flash ko po sa screen po ulit ninyo yung message, no? Hindi po ito nangangahulugan na sinasabi ko na po sa inyo na pag nag-SDN kayo, hindi nyo na kailangan magpa-vet, magpa-deworm, magpa-bakuna, magpa-train, o magpaligo na aso nyo. Hindi po yun ang ibig sabihin ng message na to. Opo, medyo, ewan ko lang kung ba't ganun ang pagkakaintindi ng iba sa ano ko, doon sa pagkaka-word ko siguro doon sa message. Ang ibig po sabihin nito ay ito. Yung mga dogs po natin ngayon, opo, galing po talaga sa wolves yan. Yung mga ancestors nila ay mga wolf. Okay, so yung mga wolf ay na-domesticate, yung ilang mga specimens ng mga wolves. Hindi naman silang lahat na-domesticate. Pero for many, many years na, thousands of years, na-domesticate na po ang ilang mga wolves, naging mga dogs sila, and nag-branch out na lang po yan sa iba-ibang mga breeds po natin. From the tiny Pomeranian and Chihuahua Shih Tzus, hanggang sa mga Great Danes, Mastiffs, and mga Irish Wolfhounds. Ano po, lahat po yan galing talaga sa wolves. O, kala nyo lang, mga mukha silang mga, yung iba mukhang mga baby, kagaya ng mga pugs, di ba? Or yung iba mukha ng mga daga, kagaya ng mga Mexican hairless. Pero lahat po yan galing sa wolf. Ang sinasabi ko lang po, dahil na-domesticate na sila, ibig sabihin, kasama na natin sila sa loob ng bahay natin. Kasama ng mga anak natin, ng pamilya natin. So may certain precautions na po. Hindi na kasi sila wild wolves. So pagka meron na po kayong domestic dogs, meron na po kayong ibang kailangan gawin sa kanila. Hindi na pwedeng ihalin tulad sila sa mga wild na mga wolf. Okay, ito po kasi yan. Ang mga nag-aaso po ay merong varying meron silang iba-ibang mga pananaw tungkol sa aso. And pwede natin silang tignan sa isang spectrum. Okay, sa isang banda may mga nag-aaso na tinatrato po nila yung mga dogs nila as their own babies. They even value their dogs higher than other humans. Opo, pag may nakita silang mga minamaltratong aso, gusto na nilang patayin, mamatay na kayo, ganyan-ganyan. Yung mga taong nagmamaltrato sa aso. So, ang value na nilalagay nila sa dogs ay mas mataas pa kesa sa mga tao, mga kapwa-tao nila. So, that's in the other, one extreme, ano? One extreme yon na sobrang valued na valued nila, mas higit pa sa tao, and sa loob ng bahay nila parang baby nila yan, dinadamitan, sinusuklayan, at kinakausap, etc., etc. Ang tawag doon sa ganong pag-ugali ay anthropomorphism. Ibig sabihin, inaalin tulad na sa tao, ginagawang tao na yung aso or yung hayop. Okay, hayop naman talaga ang aso po. So ang aso ay hayop pero ginagawang tao. Yun po yung anthropomorphism. Mahirap talagang bigkasin yun. Sa kabilang banda naman, sa kabilang dulo naman ng spectrum, ito naman yung mga tao na nare-realize nila yung mga aso ay parang wolf, kaya gusto nilang tratuhin yung mga dogs na parang mga wolves talaga. Meron pong mga against vaccinations. Ayaw nila, napabukunahan yung mga aso nila. Opo, may mga ganyan mga tao. They are against vaccinations kasi daw yung mga aso daw, hindi daw dapat binababy. At mas marami daw silang sakit na makuha, mas maganda pa daw sa immune system nila, etc., etc. Itong mga taon to, ayaw rin nilang i-deworm yung mga aso nila. Ayaw nilang dalhin sa vet yung mga aso nila. Harap sila ng kung anong mga paraan, mga
homeopathic or alternative medicine para gamutin yung aso nila, pero hindi nila dadalhin talaga sa mga modern veterinarians. May mga ganun po, may mga ilan magalit sa mga veterinaryo. Opo, may mga tao na tingin nila sa mga veterinaryo maliit lang. Opo, ano, sadly no, pero may mga ganung mga tao talaga. So, yung mga tao din po na yon, sinasabi nila ni mga dogs daw po kailangan pakainin ng ano, ng kung ano yung kinakain ng mga wild animals, ng mga wild wolves. So, ang ginagawa ng iba, bibili sila ng manok, okay, mag-hunt ng buhay na ibon o buhay na deer or goat, tapos papahuntin nila sa mga aso nila. Oo, gusto nila, yung mga dogs nila, mag-hunt pa rin at papatayin yung hayop na yon para kainin. Ano, iinumin yung dugo at sila mismo yung kakatay dun sa hayop. Yun po yung gusto nilang pag-aalaga sa mga aso nila. Tapos itong mga tao na to, talagang they treat them as animals. So makita nyo yung, ano, no, yung malawak na spectrum ng mga nag-aaso. Nasaan po kayo dun? Pwede nyo i-comment sa baba. Ako po, nasa may gitna lang po ako. Hindi ko sila tinitrato bilang tao, hindi ko rin tinitignan ang mga hayop o mga aso na mas mataas sa tao o kapantay ng tao. They are lower than us. Yun po yung pananaw ko, no? You can argue with me on that. Okay lang. And hindi ko naman iniisip na sila ay kailangan tratuhin bilang wolves, kasi nga kasama natin sila sa bahay and they have different purposes. Of course, depende sa breed, no? Some breeds are more human than animal and some dogs are more animal than human. So, ano po, talagang depende rin po sa asong inaalagaan ninyo. Pero, ang sinasabi ko po kasi dun sa post ay dahil yung mga aso po ay hindi na wild wolves, meron na kayong kailangan gawin ngayon. Una, ensure ninyo na wala siyang parasites, pathogens na pwedeng makahawa doon sa inyo at saka doon sa mga mahal nyo sa buhay na kasama nyo sa bahay, lalo na yung mga immunocompressed kagaya ng sinabi ko last video ko about raw meats and super dogs. Kung meron kayong mga bata sa bahay, matatanda, or may mga bumibisita sa bahay ninyo, delikado po yun kung yung aso ninyo ay may mga parasites, nagkakalat ng mga mikrobyo sa paligid, di ba? Okay lang yun sa wild wolves, nasa wild naman sila, hindi natin sila kasama. Pero pagka domestic dogs na, meron na kayong responsibility na yung inaalagaan mong hayop sa loob ng bahay mo, alagaan mo ng mabuti para hindi naman makasama doon sa ano, mamaya may kumakagat na ng mga pulgas doon sa mga anak mo, minahayaan mo lang kasi hindi hayaan mo yan. Ganyan talaga sila sa wild, hindi po ganun. So yun yung point ko doon. Okay, so pinapaliwanag ko din sa vlog na yon, kailangan nyo talaga ipa-deworm, ipa-vet yung aso ninyo dahil nga nakatira na siya sa bahay ninyo and hindi na sila wild. And kailangan mo rin paliguan kasi syempre nag-aamoy aso din yan. Minsan kasi gusto nilang humiga kung saan-saan, madudumi. So nangangamoy sila, di ano naman, to be considerate sa iyo at saka sa pamilya mo, sa mga ano, kasi nung binata pa po ako, talaga ang leanings ko ay ano, wala akong pakialam kung amoy aso ako, no? Pero nung nagkaroon na akong pamilya, may mga anak na po ako, syempre iba na yon, lalo na pag may baby sa bahay, kailangan nyo na pong alagaan yung kalusugan ng pamilya mo. Kaya medyo nag-lean na po ako doon sa ideology na kailangan talagang malinis yung aso at hindi mo napapasukin sa loob ng bahay mo. Dati kasi nasa loob ng bahay ko yung aso ko, pero nilabas ko na po kasi syempre may mga pathogens na po siya, di ba? Dumidila yan sa puwet niya, dumidila sa puwet ng iba, so may nakukuha mga mikrobyo yan na ayoko naman mahawa o ma-i-transfer o ma-transmit doon sa mga anak ko, lalo na pag baby pa. So nag-iba na po yung ano, nag-shift na po yung ano ko, yung ideology ko from the anthropomorphic side, no, konti papunta na sa mas gitna-gitna na. Ngayon talagang tinatrato ko sila as they should be. And marami po mga ano kasi, mga nag-change ng ideology ko. They're really dogs and they will be healthier, happier kung tinatrato mo talaga sila bilang mga aso. You have to appreciate their being animals para sila mismo ay maging masaya. Diba? Kasi yung iba, binibaby nga nila, hindi naman sila ano, pinapalakad nila on two legs, no, hind legs lang, o kaya pinapatulog nila ng sa ano, sa bed, or okay lang naman siguro yung mga ganun, pero yung dinadamitan o nilalagyan ng mga ano, mga gowns, well, ano, to each his own nga, pero ano po, minsan hindi na masaya yung mga aso kapag ginagawa natin silang masyadong tao. Mas masaya talaga sila pagka
ina-appreciate natin and inaalagaan sila bilang mga aso talaga. O yan yan. Kaya yung pag-feeding ng ano ng raw meats, hindi na po siya angkop dahil po nagkakalat nga po ng ano ng pathogens sa loob ng pamamahay ninyo. Yung aso hindi naman po sila immune, no. Yan po yung isang kasinungalingan na popromulgate ng iba na ang aso daw hindi na daw naapektuhan ng salmonella, hindi na daw naapektuhan ng E. coli. Naapektuhan po sila, nagkakasakit po sila diyan. Maaring hindi lang na taon sa aso ninyo, pero po kahit po yung mga American Veterinary Medicine Association, Medical Association, meron po silang mga release, and yung mga ano, mga world associations ng veterinarians, nagre-release naman po sila ng mga statements against raw meat feeding because of the dangers. Kung gusto nyo talaga magpakain ng mga karne sa aso ninyo, siguraduhin po ninyong ayos ang inyong storage, preparation, no, hygienic yan, and lutuin po ninyo, no. Kung ayaw nyo talaga ng kibbles, walang problema, hindi nyo naman po kayo pipilitin. Pero yung meats na binibili nyo po, it's a good idea, it's a wise idea, lutuin po ninyo ng maayos po para hindi maging vector yung aso ninyo, para hindi po kayo magkalat ng mga pathogenic strains ng microorganisms sa loob ng inyong pamamahay, dahil domestic dogs na po sila. Ibig sabihin ng domestic, nasa loob na ng bahay or nasa loob ng pamamahay. Okay, so yun po yung ibig ko sabihin dun sa post na yun. I hope I shed some light, no, para hindi po ninyo misunderstand. Hindi ko po kayo kaaway. I want to help you, whether you like to understand, whether you accept that or not. I'm trying to help, no. Veterinarian po ako. Gusto ko po na yung natutunan ko sa eskwelahan ay magkaroon ng saysay at maitawid ko po sa inyo sa pamamagitan ng mga vlogs na ito at sa Manalo K9. Okay, that's all for today. Yun lang po yung gusto ko sabihin. You can put your comments below, whether violent reactions man po yan or agreements or agreeable statements. Just pakisulat po sa comment section sa baba and join yung Super Doggers group. Opo, marami po tayong mga matututulan doon, marami pong mga tumutulong doon, for and against. Wala pong problema kung merong mga discussions na ganyan. Wag lang po tayong magsalitaan ng hindi maganda. O, may iba, tinatawag akong bobo, tinatawag akong ano, desperado daw ako. Nasabing, wag naman po ganun. Opo, maging ano naman po tayo, civil naman po tayo, whether meron po tayong mga opinions na nagka-clash. Yung opinions na lang po yung pag-away-away natin. Huwag po tayo, huwag yung personalan, huwag yung tao yung awayin po ninyo. Okay, so hindi ko po kayo naaway. Ang ayoko lang yung magkasakit kayo, magkasakit yung pamilya ninyo, mga anak ninyo. Ayaw po natin yan. Okay, Dr. Abel Manalo po ito. Maraming salamat po. Maraming salamat mga super doggers sa buong Pilipinas. Mabuhay po kayong lahat.